Salamat po sa Itbulaga. Bossing, salamat po. Kay Tito Sen. Opo. Kuya Joey po. Lord, thank you po. Ayun. Ayun naman. Hindi ka na nag-asawa. Bata ka pa nung namatay ang asawa mo. Hindi na po. Bakit? Wala lang. Kasi parang feeling ko sa bata na lang ako mag-focus. Nung namatay ang asawa mo, 25 anos ka lang o 24? 25 po. Oh, batang, batang, bata. Kamusta naman yung mga bata? Okay naman po. Matalino naman, awa ng Diyos. Scholar okay. Po. Pareho yung dalawa? Apo. Yan ang sinasabi mo sa kanila nung pag ginahanap nila yung tatay. Alam nila ang patay, pero siyempre iba pa rin yung may kasama. Ano sabi mo sa kanila? Hindi, sabi ko po, okay na lang maging nanay-tatay na lang ako sa kanila. Mahirap ba? Medyo po, sa gastos, mahirap talaga kasi kambal. Lahat ng gastos, sabay ng sabay, dalawa ng dalawa. Hindi pa dumarating yung oras na parang gusto mo nang sumuko, kukuha ka na ng isang lalaki o isang tao na makakasama mo sa buhay para... Bata pa siya. Oo, bata mo na may makasama ka. Hindi na po eh. Si La Mama tsaka si Papa na lang din po yung iniisip ko. Oh, yung pa, kasama pa yung magulang mo, di ba? Bukod sa liit ng kinikita mo, tapos yung dalawang magulang, may sakit pa si tatay. Meron po. Si nanay. Okay naman po. Siya po'y nakakatulong ko. Paano yung gamot? Nagtutulong-tulungan na lang po. Yung mga kapatid mo? Po. Bibigay-bigay na lang din po sila kay Papa. Ano bang karamdaman ni Papa? May Parkinson po eh. Ano tsaka po? Parkinson. Ah, yan yung, di ba yung sila Bart Simpson? Ganon? Bart Simpson? Bart Simpson yun. Ano ba? Parkinson's disease. Ano po yun? Nerves, yung nanginginig, parang si Muhammad Papa, Ali. Yung nagaganon at saka mabagal na siyang kumilos. Yung... Ilan taon na ba? Ano po? 69. Mata pa rin. Mata pa. Mabisyo din. Si tatay ba? Dati rin inom. Ano din pong bisyo? Inom tsaka sigarilyo. Inom at saka inom. Ah, inom ang inom. Ano yun, lagi siyang uhaw, ba't tumatakbo pa, inom ng inom. Kahit nga may sakit na gusto pa rin uminom ng alak. Paano yan, pagdating ng oras, huwag naman sana, di ba, nandyan si tatay. Anong lagi mong sinasabi sa kanya, tay, baka mamaya, madali ka, may ganyan di ba? Na tinatakot yung magulang para tumigil o uminom ng gamot. Ano sinasabi mo? Sinasabi ko naman po, kaya lang medyo matigas talaga yung ulo niya. Parang hindi na po siya, parang nag-iisip bata na rin. 65 pa lang, isip bata na? Hindi, kasi makulit siya, hindi siya nakikinig. Ipaluin mo! Ano pa tatay niya yun? Hindi naman pinag-usapan. Tatay niya. Kala ko yung anak niya. Hindi, yung tatay niya. Kasi may kakulitan. Pero mabait naman. Yung anak mo? Hindi, yung tatay. Tatay. Ang sino ba? Si nanay, okay naman. Si nanay. Si nanay. Nay! Ma. Nay, halika dito. Ano mo, may sakit? Mapanood ka sa TV, huwag kang nood ng nood. Tataba yung utang. Ano, mas masarap ba kami sa TV o in person? Person, wow. Mas guwapo ka pala. Huwag na natin palakihin to. Alam na natin. Artista nga, di ba? Ha? Ang guwapo-guwapo. Alam na natin yun. Wala na, sakit na ng pamilya namin to. Si Paolo, guwapo. Guwapo ba si Paolo? Guwapo ka raw, Paolo? Maganda. Maganda si lalaki. Nay, may sakit daw si tatay. Paano yung mga panggamot ni tatay? Saan kayo kumukuha? Nakakaraos naman sa awa ng Diyos. May nagbibigay ng mga... Nagbibigay din anak ko. Meron din kaming SS. Ay, may SS naman kayo. Okay naman yung pension nyo. Nakukuha nyo naman regular. Opo. Maganda. Magkano po ang SS ninyo? Ako, 2.5. 2.5 po. Pantulong na rin po yun, pagbili ng gamot. Nabanggit niya kanina at matigas ang ulo ni tatay. O anong sinasabi nyo? Eh, wala pa. Pasensyahan na lang talaga. Ganon talaga yun. Hindi ba yung gumagawa lang kayo ng usap? Kasi tatawagin ko yung kung totoo. Ha? Totoo. Hindi talaga nag-ano... Ulyanin na. Kayo po, ilang taon na kayo, Nay? 68. Mas may edad kayo kay tatay? Mas may edad siya. Ilan siya? 69. Ah, 69. Kayo, 68? Malayo agwat. Malayo. Oo. Tapos ulyanin agad. Ulyanin agad. Ulyanin na. May ganun talaga. Ulyanin, kaya lang hindi talaga siya nakikinig. Yung sarili niya lang na susunod.
Ayan. Ikaw, limbawa, yan, napanood ko sa TV, nakita ka ng mga classmate mo dati, bigla nagpunta sa'yo, ligawan ka. Mag-offer sa'yo na gusto kong makasama ka sa buhay, para sa mga... Ayan, ganyan. Hindi gusto na matesting yung platinum. Ayoko na rin. Kasi baka sakit lang sa ulo. Sakit lang sa ulo. Hindi, di naman kayo mag-uuntugan eh. Hindi kayo mag-uuntugan. Hindi naman kayo magagano. Pag pinasyal ka ba, may dalabas ang lagnat. Paano nga kung hindi naman sakit sa ulo, maganda, may trabaho, ganon. Basta kung may trabaho, tsaka tanggap yung anak ko. Okay lang. Nasubukan mo na ba na may manligaw sa'yo na sinabi tanggap yung mga anak mo? O sinasara mo agad? Hindi po, sinasabi ko. Hindi ko dinideny yung anak ko. Kasi mas importante yung anak ko. Pag tanggap niya yung anak ko, tatanggapin ko siya. Kahit hindi mo siya mahal? Hindi, siyempre kailangan mahal ko. Mahal mo ba? Hindi masyado. Ngayon ba, may naliligaw? May naliligaw sa'yo ngayon? Hindi ba kasagot? Nag-isip! May naliligaw sa'yo ngayon? Meron naman po. Ilan taon siya? Mga ka-age ko lang din po. 40 plus. O, bata pa rin. 36. So, anong sabi niya sa'yo? Siyempre, nag-uusap din kayo kahit sa text. Napapag-usapan yung tungkol sa mga anak, sa inyong dalawa. Basta wala niya yung sinasabi. Basta yung anak ko, kailangan niya ang unang liligawan bago ako. Tapos pag pumasa siya sa anak ko, okay na. Okay na, ako naman naliligawan niya. Ako naman pasasagutin niya. So, unahin niya yung anak mong suyuin. Tanggap niya. Kahit single. Single siya. Ah, single siya? Oh, ayaw mo pa ba nun? Ano trabaho niya? 5, 4, 3, 2, 1. Anong trabaho niya? Nagbabarko din po. Nagbabarko din. Oh. So, magkasama kayo sa barko, pati yung asawa mo. Kilala ng asawa mo to? Apo. Ay, hindi. Matagal na yun eh. Ibang barko na ulit. Nung lumipat ako na ibang barko. Bar mo? Barko. Oo nga, bar mo nga. Kasi kung bar niya, bar mo. Bar ko. Bar natin. Ano pangalan? Bar natin. Diba sa... Uy, sinabi mo na lahat eh. Alin ba? Yung bata. Ano ang pangalan? Binata bata? Naman, ha? Nung bata? Nung tatay mo. Nung manliligaw mo. Nung manliligaw mo. Nabulo ko na lang. O sige, baka... May daya naman eh. So, huwag mo na i-kiss. Baka magselos pa si bar ko. Wow, kaya naman. Ah, bubulong-bulong ka pa. Jeremy De La Cruz. Yun. Wala, sa... sinabi niyo ba? Paolo, ang ingay mo! May naririnig lang naman ako. Hindi mo naman sinabi sa akin, ha? Ano narinig, narinig mo? Jeremy De La Cruz. Tama ba? Wala, mali. Tinulong pa! Ah, mali. Tinulong Jeremy pa! Jeremy De La Cruz. Wala. Ha? Pwede mo naman siya kamustay mo, kamabait at malinis naman ang hangarin ni Jeremy. Ngayon? Alam mo? Nasa barko siya. Oh, may TV sa barko. Hi. Kamustay mo siya? Ingat ka dyan lagi. Pero may pagkakaintindihan na kayo. Meron na kayo. Yung may MU na kayo. MU? Ano MU? Alan Kay. Patampuhing unggoy. Bastos ka talaga, Jose. May pagkakaunawaan na kayo ni Boss, ay, Boss Alan. Ni, ano, Jeremy. Yung De La Cruz. Konti po. Dumating na yung binigay mo yung oo sa kanya, hindi pa? Hindi po. Hindi pa kasi siya masyado kilala nung anak ko. Basta yung anak ko muna, pag okay sila, madali na lang naman yun sa amin. Sana magtuloy-tuloy kasi bihira sa mga lalaki yung ganyan, makakita ka ng lalaki na, sige, okay, akin yung anak mo, akapin ko yan. Pero pagdating ng oras, pag tumatagal na, kawawa naman yung mga bata. Sabihan niya na rin yung mga anak niya na sagutin na yung nangniligaw. Oo, sabihan mo na rin yung mga anak para mo. Para maayos na rin yung kanila. Para hindi ka lagi nakapusot na ganyan. Alam mo, nalakita ka na. Maganda to pag nakalugay, sir. O, lugay mo nga. Tingnan nga natin. Sige na. Pangit daw. Sino? Ako? Bastos! Guilty! Bigyan natin siya ng ano, Bossy Savings. Para sa mga anak. Para, eh, ako sana. Para sa kambal. Number 3. Number 3. Sana makakuha ka na nga ng tamang lalaki, ha?
Sige po, mabuti. Galit si tatay, huwag kang maingay. Oo nga. Oo nga. Tay, pasensya na po kayo. Si Paolo po yun. Sa inyo po yun. Congrats po. Salamat po. Salamat po, Bossing. I love you, Bossing. Mama, chup-chup. Nanay, kayo naman. Wala ba kayong... okay ba kayo kung sino magustuhan ng anak nyo? Okay lang. Kasi tayo, pag-graduate na ako, matanda na ako, di mabuting maiwan siya, may kasama siya. Pag ganyan nakikita niyo yung anak niyo na nag-iisa, matagal nang walang asawa, yung mga anak inaasikaso kayo, anong lagi niyo ipinapayo sa kanya? Alam, basta ang piliin niyang lagi ay tamang tamang desisyon. Huwag siyang magkamali sa desisyon niya. Kasi ang buhay niya yan eh. Wala na ako, may iwan siya. Wala siyang, pag nagkamali siya, kawawa yung buhay niya. Nararamdaman mo yung pag-aalala ng magulang mo sa'yo? Opo. Kaya nga hindi na ako masyad nag-entertain kasi sabi niya, kung poproblemahin ko lang yung lalaki, wag na lang. Ako na lang mag-isa, tsaka yung anak ko. Ayun, at sana ay makatagpo ka ng lalaking para sa'yo. Salamat po, salamat. At tanggapin ng mga anak. At bago po yan, si Nanay, Nay, bigyan ko lang po kayo ng panggamot. Galing po sa Itbulaga ni Tatay, ha? Para po sa inyo. Yan. Eh, ayaw man po lumabas ni Tatay, bibigay na po namin to. Ito, marunong siyang gumawa ng star. Ano ba? Uy! Goma pa rin. Ito po, para po sa inyo. Buhay pa yung goma mo. Ano pa kayo kayang design dyan? Double star. Maliban double sa star. May iba pa eh. Ito pe. Po, tama ba? Marami yun, iba kayo ni Tarza. What? Aba? Tami? Sobra, sayang. Buti, binilang ko. Yung sobra po talaga sa inyo. Ito po, 5,000 po. Binilang ko talaga sa inyo ni tatay, ha? Pasyal kayo. Salamat, bossing. At para sa pag-aaral ng mga bata at sa bagong buhay sa negosyo na darating sa inyo, sana makapag-umpisa ka, matatalino yung mga anak mo. Dagdag regalo, dagdag negosyo. Ito pa ang 60,000 pieces! 20, 30, 40, 50, 60,000! Salamat po, bossing! Salamat, thank you po sa blessing! Congrats din! Congratulations, total, Jacqueline! Opo. Ayan, 95,000 plus bossing savings! Ang dami! Sakampak! Pagdikal pa natin yung mga siswerte sa barangay, mga brad! Ito na, ano pa?